partner MJ. Partner din dito sa SMNI, legal expert, matagal na rin ito sa telebisyon at radyo na tumutulong sa ating mga kababayan sa paghimay sa mga usaping legal at pag-usapan natin ngayon itong fake news, cyber libel at iba pa na may kaugnayan sa issue na ito. Walang iba kundi si Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark, maayong gabi eh. Welcome sa SMNN. Maayong gabi, Edmar and MJ, and sa lahat po ng mga followers, mga supporters ng SMNI, lalo na sa idol ko po, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayan. Okay. Yeah. Attorney Mark, ito, pag-usapan muna natin dahil itong cyber libel, bago lang ito. Kumbaga, compare sa libelo dati, dahil sa pag-usad ng panahon, nagiging high-tech na rin yung ano ba yun. Tama. Dati, naririnig lang natin yung mga opinion ng bawat isa na publicly sa radyo, kung meron sa TV, o di kaya sa print media, no? Ikaw, pag nagchichismisan kayo doon sa kapitbahay mo, parang wala lang din ata na masyadong ano, kumbaga nalabag na batas. Pero ngayon, dahil sa meron na tayong social media, napapanahon talaga na magkaroon tayo nitong cyber libel. Siguro, mapag-usapan lang natin muna ito. Ano itong cyber libel, Attorney, maiintindihan ng ating mga kababayan? Anong kaibahan nito or anong similarity nito sa existing po natin na kasong libelo naman po? Actually, the same lang yan. Mm-hmm. Yung ordinary libel and cyber libel, the same yung elements, but yung manner of committing the crime, doon lang pagkakaiba. Mm-hmm. Bakit? Kasi gumagamit na ng technology, internet, yung social media, yung tinatawag na cyber libel. Mm-hmm. So yung pagkakaiba, kasi due to the technicalities, paano naman yung mag-like, mag-share? Di ba yung mga normal na mga followers natin? Paano kung may mga libelous statement, nag-like ka lang, nag-share ka lang, are you liable for cyber libel? Hindi. Kasi under, sabi ng Supreme Court, kailangan you must be the original author to be liable of libel. Like for example, may libel statement, tag-like ka, hindi libelous yan. Kasi libel itself is actually a limitation of freedom of press. Mm-hmm. Freedom of press is not absolute, may limitation. Ayun. But hindi ibig sabihin na i-control na yung freedom of press natin. Mm-hmm. May freedom of press pa rin tayo. Ang bawal lang yun, yung, yes, you have the right to express yourself, you have the right of yung tinatawag na press, but you have no right to destroy the reputation ng isang tao. Mm-hmm. Yun ang ibig sabihin ng libel. In fact, sa ibang bansa, libel is already decriminalized. Okay. Dito sa Pilipinas, may konting penalty, but still at the option po ng court yan. Mm-hmm. Okay. Sir, yung sa hanggang saan lang yung karapatan natin sa pamamahayag? Meron bang mga ano na dapat malaman ng ating mga kababayan, baka libelous statement na ito? Actually, ano ba ang dapat kong gawin para sure-sure na itong comment ko or opinion ko rito ay hindi labag sa batas? As a general rule, you have the right of to express yourself. Mm-hmm. That's your general rule. Exception lang itong libel. So ibig sabihin, kailangan na hindi, may elements kasi ang libel. Number one, kailangan you need to allege a discreditable act or condition. Mm-hmm. May sinasabi kang nakakahiya. Pangalawa, nakapublish yan. Kasi kung hindi nakapublish yan, tinext mo lang, hindi yan libelous. Kasi one of the requirement of cyber libel, kailangan nakapublish. Si publish, kailangan dalawa o tatlong tao nakabasa. Like for example, nag-private message ka lang, hindi libel yan. But kung ang private message na yan is naka-group chat, pwede maging libel. And kailangan identity of the person defamed. Hindi kailangan nakapangalan yung sinabihan mo as long as properly identified kung sino yung ibig sabihin mo sa sinasabi mo. Hmm. Yun ang tinatawag na cyber libel. Okay. Partner MJ. Alright, sir, medyo marami-rami po ang elements ng cyber libel. Pag sinabi po bang cyber libel at libel, alam po bang mas mabigat na penalty? Ang penalty ng cyber libel is actually 8 years yan. But don't forget, hindi ibig sabihin na nagsasabi ka na any statement, libelous na yan. May mga limitation kasi, like for example, yung tinatawag na public officials, public opinions, nagsasabi ka nag-criticize ka of a certain act ng isang public official in the performance of his official function,
Freedom of press yan. Kung for example, you criticize a senator kasi may ginagawa siyang ayaw mo as a senator, freedom of press. But kung nagsasabi ka ng masama sa isang senador, not as a senator, but as a father, as a husband, pwedeng libelous yan. Sir, bibigil ako ng halimbawa. Halimbawa ito, na-experience namin at na-report po sa amin ng mga netizens, ang paggamit po ng logo ng SMNI para po sa fake news. Ayan po, nakalagay po doon na ginamit po yung logo ng SMNI, tapos nilagay po yun doon sa caption, Bobong Marcos, pumanaw na, Inday Sara, iyak tawa. Iyan, grounds po ba yan for cyber libel? At naroon po yung ano, yung pangalan po ng gumawa, Gabriel Macasero. Actually, iba yung tinatawag na cyber libel. May tinatawag din tayong fake news. Fake news law. Unfortunately, hindi masyadong malawak ang fake news law or limitation ng fake news sa Pilipinas. There are only two. Pwedeng matawag yan, yung picture na yan, as public disorder. Kasi it endangers public order or yung tinatawag na damage to the interest of the state. Lalo na sinasabi diyan na patay na yung presidente. So that affects the state. So pwede yan maging liable siya ng public disorder. Second, pwedeng libelous din yan. Lalo na yung sinasabi niya, hindi naman totoo. Correct. And second, hindi yan masasabi na freedom of press yan. Ang purpose kasi dyan is to destroy the name ng isang news company, like for example, SMNI, na hindi naman sinasabi ng SMNI yan, but ginamit yung pangalang SMNI, that's still part, pagiging liable siya ng libel yan. Unfortunately, hindi natin ma-trace kung sino yan. So, kailangan pa natin ng isang expert in cybercrime. So, kailangan yan imbestigahan ng NBI Cybercrime Division or the Police PNP Cybercrime to investigate kung sino ba talaga ang gumagawa na yan using a fictitious or fake account sa Facebook or sa ibang social media. Now, sir, pag halimbawa na trace, tapos humingi ng sorry, okay na yon? Depende yan. Kasi we say cyber libel, i-compare natin yan sa private crime. This is a public crime. Private crime kasi, only the offended party can file a case. Yun ang tinatawag na private crime. Like adultery, concubinage, yun ang tinatawag na private crimes. Kailangan yung offended party ang mag-file ng kaso. But cyber libel is not a private crime. It is a public crime. We say public crime, anybody can file a case against kung sino yung gumagawa ng fake news and nagsasabi ng masama using the name of SMNI. Nako, so warning yan sa mga netizens na nagbabalak na ganoon yung gawin, lalo pat nilagay yung logo ng kumpanya, Attorney Mark. So yun sinasabi na yung tinatawag na freedom of press, freedom of expression. Yes, in the Philippines, may tinatawag tayong freedom of press, freedom of expression, but hindi absolute yan. There are certain limitations. One of the limitations is yung cybercrime law and other laws in the Philippines. Like for example, yung ginagawa niya, hindi naman pwedeng sabihin niya na he is just exercising freedom of press. Yes, freedom of press, but not to the extent that it will cause damage to the reputation ng SMNI. So, ano yan, attorney? Napaka-red flag ng ginawa. Red flag yun. Kasi hindi naman absolute yung freedom of press ng Pilipinas. There are certain limitations. And one of that is yung cybercrime law natin. Para magbigay rin na attorney ng kumbaga forecast sa mga kababayan natin na magbabalak ng ganon, hindi lang sa SMNI kundi sa pang mga companies at ibang mga entities, ano ang mga kaparusahan, attorney, at for example, ilang taon yung jail time pati yung multa na aabutin sa batas? Yung public disorder, yung ginagawa kasi niya, kasi yung statement niya iba eh. Parang sinasabi niya na natutuwa si Sara Duterte kasi namatay daw yung presidente due to COVID. So, fake news na yan. So, it affects public safety and public disorder in the Philippines. So, public disorder ang kaso niyan. Under Article 154 of the Revised Penal Code, ang penalty dyan, 6 months and up to 200,000 na fine. Second, cybercrime din yan. That is libelous, cyber libel.
So another case is up to 8 years imprisonment. So yun ang mga possible na maging liable siya. But kailangan pa rin na dagdagan yung kaso na yan. Unfortunately, kulang ang batas ng Pilipinas about fake news. Mm. May mga proposals sa Senado, sa Congress, but hindi pa yan naging batas, yung tinatawag na fake news law. So kailangan i-priority natin yan ngayon kasi very, yung social media kasi, very, ang bilis kasi, sobrang bilis ng information, hindi natin alam na yung pagsasabi sa social media, fake pala niyan. So, kailangan na i-review ang batas about sa yung tinatawag na fake news kasi unfortunately, wala pa talagang exact law ang Pilipinas about fake news. Ito lang yung revised penal code 154 and sometimes pwede natin gamitin yung tinatawag na cybercrime. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.